ay tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Parang pang commercial. Yung tugtugan pala parang pang commercial pwede, ng ano, pwede. Ng facial wash. Oo, yan. Habang naghihilambo, slow-mo. Tapos tumatalsik ang mga tubig sa paligid. Yan. Tapos, napuwing ang model. Pumangit. Tapos nakakatawa yung mga nagko-commercial ng ano, ha? Maisingit ko lang, partner. Pag yung nagko-commercial sila ng facial wash, dito lang nila winawash, dun sa may pisne. Oo nga, totoo ba yun? Inihinugasan yung ibang parte ng katawa, ng parte ng mukha. Kasi ako, pag naghuhugas talaga ako ng mukha. Oo, di ba yung gilid ng ilong? Oo, gilid kasi doon na iipon yung dumo eh. Doon yung may amoy eh. Tapos lahat ng mga gilid-gilid na mga ganun-ganun. Tapos oo, talagang ganyan. Oo. Talagang ano mo talaga, lilinisin mo talaga kasi alam mo may talaga gigil. May gigil kasi nag-commute eh. Alam mo nausukan. Ganun. Pero yung model. Sa commercial, diba dito lang sa gitna. Oo. Tapos parang yung sabon. Tapos parang yung sabon, parang ang lambot-lambot ng sabon niya. Tapos parang hindi naman ganun. Oo, mukhang di nga sabon, mukhang icing. Oo, mukhang icing. Parang whipped cream. Oo. Ganun. Tapos dito lang sa pisngi. Totoo. Ang dumi-dumi na siguro na noon nyo. Gilid ng ilong tsaka oo, yung diba, ano. Cheekbone lang yung inaano na sinasabon. Tapos bagal-bagal, gano'n. Loka. Oh, anyways. Kung nga kayo, sa totoong buhay, hindi naman gano'n. Parang katulad ng mga ano, yung mga commercial ng mga sa shampoo. Oo. Hindi ako naniniwala sa gano'n. Unless, you know, maging endorser ako, maniniwala na lang ako. Tapos, binago niya talaga yung buho ko or something. Ang ganda-ganda kasi, no? Ganda-ganda. Pagkatapos maligo, gano'n agad. Di ba, before and after, gano'n. Normally, gano'n yung storyboard nila eh. Correct. Ganun. Naman sa pero malay mo. Pero malay mo. Sa bagay, meron mga hiyangan. Meron mga iba na. Sadyang matigas lang talaga yung buhok natin. Bagay, kaya ganun. Sinisisi pa natin. Naninira pa tayo ng ano eh. May negosyo. Negosyo na may negosyo. Sadya lang talaga sira na yung buhok natin. Okay, fine. Balik tayo sa Burnay. Dear Tambalan, hello from Japan. Ako si Pai, isa sa mga aliw na aliw ninyong tambalanista. Nakakalibang makinig sa inyo. Sumulat ako to share what I went through in my marriage. Baka may mga listeners kayo who are in the same situation that I was before. Sana makatulong ang kwento ko. I married a Japanese. Ang setup namin, ako ang nag-aasikaso sa bahay at nag-aalaga ng anak, habang siya naman ang nagtatrabaho. Hindi ako magaling magluto. Nahirapan din ako kasi ang hirap pagsabay-sabayin lahat ng kailangan gawin. Naging mainit din ang ulo ko nung kapapanganak ko pa lang. Ang bilis kong matrigger kahit sa maliliit na bagay lang. Dahil masarap kumain, lumobo ang timbang ko. Napabayaan ko ang sarili ko. Ayun, nang babae ang asawa ko. Booking na, ayaw pa ding umamin. Hindi naman kami naghiwalay pero hindi ko siya pinapansin. Every day naglalakad ako habang tinutulak ang anak ko sa stroller. Magandang exercise pala yun kasi nakatulong para bumaba ang timbang ko. Nag-aral din ako magluto. Madali naman pala. Kahit anong gusto mong lutuin, pwede mong hanapin sa internet at malalaman mo na kung paano gawin. I also made time for my husband.
Kapag umuwi siya galing trabaho, minamasahe ko siya. Yun kasi ang gusto niya. Love language. Sabi doon sa libro na nabasa ko. Ibig sabihin, kapag minamasahe ko siya, doon niya nararamdaman ang pagmamahal ko. Hindi ko siya kailangan handaan ng damit na isusuot o babaunin sa work. Ang gusto niya lang, maayos na maalagaan ang anak namin, malinis na bahay, at masarap na masahe. Natutunan ko na kung gusto mong mag-work ang relationship, mag-effort para maibigay ang mga bagay na mahalaga sa asawa. 8 years na kami ngayon at never na siyang nang babae. Siguro kasi kinarir ko ang pagiging maalaga at supportive na misis. Kaya naman palang magkaroon ng happy marriage. Kaya naman palang magkaroon ng happy marriage na pangmatagalan. Kagaya lang ng ibang bagay, kailangan lang talagang paghirapan. Nothing comes easy naman talaga. Thank you, Nicole and Chris, for reading my story. Ang inyong tambalanista, Pai. Good job, Pai. Very good. Mm. And indeed, talagang ito yung tip na gusto niyang i-share sa lahat ng mga nakatutok ngayon na minsan kasi tinuturo lang natin sa mga partners natin yung fault. Mm. Pero sometimes we have to also check ourselves. Baka naman meron din tayong hindi ginagawa o kaya nakakairat yung ginagawa, 'di ba? Kaya siya naging ganoon, 'di ba? Cause and effect. Yes. Kaya siya naging ganoon, epekto ng ganito. Ganoon, 'di ba? Kumbaga parang hindi naman mangyayari yung isang bagay na nangyari lang siya. May dahilan kung bakit ito nangyari, 'di ba? Kung tama. Bakit umabot sa ganoon, 'di ba? Argumento, worst ay walayan sa pambabae, 'di ba? Although hindi natin gina-justify, I mean kahit na wala naman pong perpektong babae, walang perpektong relationship, pero it does give you the license para maghanap ng iba. Pero yun nga rin, meron ding dahilan kung bakit umabot doon at nangyari yun. Diba? So tingnan mo, in the case of Pai, hindi na ulit ng babae kasi hindi na hinanap sa iba. Dahil kung ano man yung hinahanap niya sa iba, kaya nang ibigay ni Pai. Natandaan ko tuloy yung kaibigan ko, partner, na parang, eto talaga, nakakatawa talaga siya. Sabi niya talaga, alam mo, yung asawa ko never mambababae yan. Oh. Sabi niya, kasi kung ano yung mga hahanapin niya sa ibang babae, sabi niya, kaya nasa kong gawin. Oo, sabi niya, ganon. Galing, sabi niya, dami kong props girl, sabi niya sa akin. Minsan ang props ko, boots lang. Dahan-dahang tatanggalin ng boots. Lahat ng mga props na may baterya at walang baterya. Yan, ganun. Basta meron siya. Man, di ba, partner? Sabi niya, kumbaga, ano yun? Alimbawa, kumbaga, yung kunyari, di ba, minsan, yung mga, ito, kwento ng kaibigan ko, ha? Oh. It might not work for all. So, maaaring hindi naman ganun ang lahat ng tao. Pero yung kaibigan ko, na meron naman akong license to share, so, sabi niya talaga, halimbawa, yung mga lalaki, di ba, minsan, paminsan-minsan, gusto nila pupunta sila doon sa mga, may mga babaeng sumasayaw, ganyan, sabi niya, hindi nahahanapin ang asawa ko yan. Kasi ako mismo nagpalagay ako ng pool sa bahay namin. Ganun. Tapos, mas maganda pa sa pool ng bar na pinupuntahan nila. Ganun. Kasi flag pole. Oo, ang taas. Ang taas. Bago nang kababa yung mister ko. Nakapaggagawa na siya ng 50 email. Bago ako nakababa sa pole. Laking probinsya. Oo, di ba laking probinsya to sa Palusebo. Hindi pala sex. Yung pag-akit pala pa. Akit Palusebo. Ang pangit. Mali mo, laking probinsya, magnyunyog pala. Sana yung makit ng puno ng nyog. Magbubuko, partner. Oo, magbubuko. Aray. At talaga ma-amaze sa'yo yung asawa mo. Fairness, bakit pa siya pupunta sa mga lugar na may mga pool na mga babae, umiikot-ikot lang at sumasayaw sa'yo. Ikaw. Ito, Palusebo. Malangis ka pa nun.
Diba, amaze na amaze sa'yo yung asawa diba? Mo noon. Ikaw palang entertaining na. Alam mo yun? Diba, no? That's ano ha, yung kwentong yung toko sa friend ko. Sa true talaga, meron talaga siyang room kung saan ano may pole. Aba. Although nag-pole dancing na rin naman siya eventually. Pero yung pinaka-purpose talaga ng ano ng pole na yon is ano, is talagang pumirmi ka sa bahay. Para sa extra performance. Oo, correct. Pumirmi ka sa bahay dahil yung mapapanood mo, di ba, eh mapapanood mo din dito, wala ka pang gastos. Oo nga naman. Di ba? Yung ganun. Aba. Yun, kumbaga parang, yun yung mga ways and na-appreciate yun ng asawa niya kasi yun yung love language eh. Mm-mm. Very, very sensual yung kanyang mister. So, gusto niya yung ganun. So, hindi talaga, nag-attempt man lang, ganyan mm-mm. lang years na sila together. Ewan ko, kasi parang mga nasa 20 years na, ewan ko ginagawa pa rin yun. Baka yung point. Namumutok na yung balakan mo. No, kaibigan mo, partner, baka hanggang ano na lang yun. Hanggang leeg na lang yung taas niya. Ewan ko ba kung ginagawa pa rin. Tanong ko nga. Oo. Update. Ano lang nangyayari? Kaya mo pa ba? Kaya mo pa ba? Or sa bawat pag-ikot ay may pagtunog na. Diba? May paglagutok na ng buto. Minsan, alam mo, partner, nahihiya ako pag gano'n. Alam mo, minsan may mga ka-meeting tapos bigla lagutok na. Diba? Pag-meeting pa naman, sobrang tahimik. Oo, tapos bigla lang may lalagatok na buto. Alam na talaga this. Tapos may magpapadala sa'yo sa messenger na umuungol. Yun din pag may meeting mo. Alam mo, itong lesson learned po namin. Huwag na huwag kang magbubukas ng messenger. May attachment. Na may attachment. Mm. Galing kay Diego Bandido. Yeah. At meron kang meeting. Oh. O kaya may magkasama ka mga bata. Magugulat ka sa mga patunog. May mga ganyan. Ilang beses na ako na biktima niya ni Diego. Oo, diba? Akala mo ano, wholesome na video. Oo, diba? Tapos yung comment. Kukomment pa kasi siya. Oh. Grabe naman yung nangyari dito. Oo. May Japonesa. Kakaloka. Ay, sorry na, Pai. Napunta kami sa mga pole. Kung saan na pumunta. Pero ibig sabihin yung parang ang pinupunto ni Pai, yung love language. Alamin mo kung ano yung love language ng mister mo. Tingnan mo kung saan siya na-happy and ibigay mo sa kanya yung happiness na yon. It might not be perfect always, diba? Totoo naman kasi hindi ka naman perfectong tao at hindi mo naman magagawa lahat ng mga perfect na mga bagay. Pero at least you try to do it. At yun yung nakita niya ng hindi niya nagawa before. Hindi siya nag-effort. Mm. Eh, kaya naman pala. Correct, alam mo yun, sabi niya, yung pagluluto, hindi siya marunong. Kaya naman palang matutunan. Everything tama. That you need to know, it's in the internet. Totoo lang. Kung sa true, kahit wala kang kaalam-alam, wala na magturo sa'yo, i-guide ka eh. Tama. Ikaw, bahala ka. Ang gusto mo bang mapanood, yung 5-minute na instruction, yung mahabang, as in, a full YouTube video na 30 minutes na i-guide ka step by step, hanggang sa pagkulo, hihintayin nyo. Ganun, ang daming sky's the limit pagdating sa information. Correct. Google and YouTube, yan ang BFF natin. Yan ang university ngayon. Yes, unfortunately, 'di ba? Correct, pag may hinahanap ka, doon ka lang pumunta at ibibigay niya sa 'yong lahat ng correct. Kinakailangan mo. Sa true. 'Di ba? Maliban doon, partner, no, doon sa mga kailangan mga matutunang bagong bagay, importante din 'yung consistency. 'Di ba? Ako naniniwala ako, simple gestures matter. 'Yung tipong kung paano mo na in love, halimbawa, paano na in love sa 'yung jowa mo dati dahil sa pagbubukas lamang ng pinto ng kotse. Mm-hmm, tapos ngayon hindi mo na siya ginagawa, nawala na sa proseso niyo yun. Every time nasasakay ng kotse yung girlfriend mo, binabalibagan mo ng ng pinto. O kaya hindi mo na siya pinagbubuksan, 'di ba? Medyo nagkakaroon ng rason na para magtampo ka. Maging cold, magtampo, magalit at hanapan ka ng butas ng girlfriend or ng asawa mo. Sabi nga it's in the details. Yes. Diba? It's all in the small things. Correct. Diba? It's the little things that matter. Totoo yan. Mm-hmm. Yung bang maganda yung sinabi mo, partner, na balikan mo kung paano? Ano ba yung nagpapakilig sa kanya before? Yes. Diba? Ano ba yung mga gusto niya? Diba? Yung mga ganun. Totoo yan. Nakinig nga ako kay Robin siya na yung mga ganyang klase ng tips eh. So sabi ko, nga, no, minsan nakakalimutan na natin yun kasi nga matagal mo ng asawa, matagal mo ng girlfriend o boyfriend. Yung mga panahon na naliligaw ka pa sa kanya, yun yung nakapagpahulog ng loob niya sa iyo eh. Yes. Diba? At nakalimutan na natin yun ngayon. Babalikan natin yung
simpleng pagbubukas mo ng pinto ng kotse o ng pinto ng kung saan man kayo pupunta. 'Di ba dati pagbubunta kayo ng restaurant, nauuna ka sa ano, sa restaurant, tapos pagbubuksan mo siya ng pinto. Mm-hmm. 'Di ba? Tapos pag uupo siya sa table, hihilahin mo yung upuan niya. Correct. Tapos hindi mo ibabalik. Kasi gusto niya yun. Oh. Inahulog siya sa upuan. Gawin mo ulit. Hindi, totoo yan. Diba? Diba yung kwento natin ng isa nating kaibigan? Oo. Nung naniligaw pa lang at basta mag-boyfriend-girlfriend pa sila ng mga asawa. Yun, sobra talagang karinyoso na, yun nga, may paghila ng upuan, yes. May pagbukas ng pinto, yes. Diba? Very gentleman. Eh ngayon na nag-asawa sila, umaandar na yung sasakyan, isang paa. hindi pa nakakasakay yung isang paa, umaandar na yung sasakyan. Diba? Hindi naman kaya yung grocery, siya na lahat nagbit-bit. Yan. Pero, okay lang din naman yun. Kasi, syempre, kailangan mo rin namang bilisan. Minsan, mabagal din naman tayo mga babae. Pero, alam mo yun, minsan, maalala mo din na, yung gusto niya pala dati, yung inaalalayan siya, kahit kaya niya naman, di ba? Kasi sa totoo naman, yung mga ginagawa ninyo, kaya naman namin gawin yan eh. Di ba? Yung buksan ng pinto, ba't hindi ka may marunong magbukas ng pinto? Syempre, kaya namin yan. Kaya namin magbuhat ng maraming grocery bags. Kaya namin yung gawin. Kaya lang, di ba, it's in the details, yung small things na, yung natutuwa ka, hindi ka, ayaw kang pahirapan, yung mga ganun, kahit kaya mo naman, mga ganun. Nakakilig din naman kasi. Yes, they matter, ha? Yung mga ganong klase, simple small gestures things, yes. Napaka-importante kasi mga babae makilatis eh. Mm-hmm. 'Di ba na hindi man nila sinasabi pero kinikilig sila. Yeah. Kapag pinagbuhat mo sila ng bag nila, ako na magdadala, 'di ba? At lalo diba? Na kung sila mismo binuhat mo. Oh. Tapos siya dadalhin. Oo. Diba? Tara na, 'di ba? Buhatin mo na ako. Buhatin mo ako. Tapos ihagis mo ako pagdating natin sa taas. Oh. 'Di ba? It's in the details. It's in the small things. Correct 'yung halimbawa sa kusina, 'yung alam mo, pag-uwi mo mamaya pagluluto kita. Ah, di ba mga ganun? Kala ko mamaya pag-uwi punta ka ng kusina ha. Oo. Ang suot ko ano lang, margarine lang. Yung favorite mo. Diba? Tapos bukas peanut butter. Diba? Diba? Yung mga ganun. Iba-iba talaga kasi tayo ng love language. Yes, iba yes, service, yes. Service ang gusto nila. Katulad ng wala silang ibang gusto. Ayaw nila na binibilan sila ng mga gamit or whatever. Pero gusto nila na pinagsisilbihan sila. Yung ramdam nila na sila'y pinagsisilbihan. Meron very romantic. Merong sexual. Iba-iba talaga ng love language. So, dapat katulad nga ng sinabi ni Pai, if you aim to make your relationship a longer one, diba, na tumagal talaga ng mahabang panahon, edi aalamin mo kung ano ba yung little details. Yes. What are the small things that makes him or her happy? Totoo. Ito, sobrang legit yung mga gantong example. That make him or her happy. Sorry. Diba? Sobrang... small things that make, hindi makes. Oo, tama, oh, tama. Oo, diba? Subject and verb. Yeah, agreement. Agreement. Ayan. Yeah. Yung mga ganyan. Okay. Diba? Ito, perfect example. Dati, diba, nung bago pa lang kayo sa relasyon, hindi ba't pag pumunta kayo ng mall, sinasamahan mo yung girlfriend mo sa lahat ng puntahan niya. Mm-hmm. Tapos lagi kang may opinion din kasi magtatanungan kayo, maganda ba to? Bagay ba to sa akin? Lagi kayo nag-uusap. Ngayon, hindi, hinahayaan mo na siya sa loob. Mm-hmm. Sige, hintay na lang sa kotse, bahala ka na dyan. Text mo ako pagpabalik ka na. Diba? Mga ganun. At pag nawala yung bagay na yon, akala natin wala lang pero may impact pala sa babae na minsan nag-accumulate na pala yung tampo niya. Mm-hmm. Dati, okay, diba, nakakaramdam na siya na lungkot, insecurity, at kung ano-ano pa hanggang sa maging point na siya ng argument or awayan. Pero nagsimula lang sa simpleng bagay sa hindi mo siya sinamahan. Sa detalyeng yun. Oo. Na gusto niya pala sinasamahan siya. Tama, may opinion rin siya sa binibili mo. Oo, mga ganun. Ngayon hindi, tapos pagbalik niya pawisan siya. Tapos sasakay ka na, tagal mo naman, di ba? Sa true. Inip na inip ako, sabi mo isang oras lang. Yung nainip pa, pinagalitan pa, di ba? Oo. Ang daming guilty sa ganyang klase ng example, di ba? And pagbabalikan natin, oo nga, no? Ito pala yung bagay na nagugustuhan sa akin ng girlfriend ko o ng boyfriend ko na hindi ko na ginagawa ngayon. Correct. At pwede mo uling gawin ulit. Buhay ka pa naman. Kaya mo pang gawin kung ano man yung mga dati mong ginagawa. Diba? Yes. Mas mabagal na nga lang. Oo. Diba? Pero gagawin mo pa rin. Kasi yun ang kanyang love language. Yes. Oh, salamat sa iyo, Pai, ha, for sharing your story with us. And we wish you 8 more years and 8 more decades, diba? God wills. Diba na maging together kayo.
bongga. Salamat! At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin ganyang klase ng kwento, malay mo, yung kwento mo makapagbigay din ng advice, di ba? Yes, para sa mga tips. Married couples. Oo, correct. Pwede mo kaming email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Hindi, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Papalala! Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!